Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hanggang ngayon maraming controversies hounding the elections in 2022. Although alam ko naman yung napag-usapan na natin ito ng ilang beses, no? Familiar ako sa sagot ng COMELEC dito. Pero to address a very basic concern by many Filipinos, yung sure ba silang pag bumoto sila uli sa 2025, mabibilang yung kanilang boto at mabibilang ng tama? At kung ang sagot ay oo, paano? Sir Christian, siyempre po ang inyong lingkod naman at kasama ang ating mga kasamahan sa Commission and Bank, base rin sa ating mga karanasan, pangangailangan at mga nareklamo at mga kagustuhan ng ating mga kababayan. Isa lang naman po lagi ang tanong. Ang tanong, teka muna, nabilang ba ang boto ko? May resibo nga. Paano ko nakakasiguradong yung resibo? Tama, yan ang pinrint. Pero nabilang ba? Paano ako nakasisigurado? Ang Pilipino kasi, Sir Christian, to see is to believe. Hindi tayo basta naniniwala kung hindi masasagot yung katanungan yan. Yan po yung mga katanungan na sinasagot po natin ngayon sa bago nating makina na gagamitin sa susunod na halalan. Ano ibig sabihin po? Dito po, makikita nyo, Sir Christian, kung pwede ko ma-describe, meron po siyang 14-inch screen. Pag pinasok nyo yung balota nyo, makikita nyo yung picture ng inyong balota. Back and forth, ipapakita sa inyong 10 seconds yung harap at saka yung likod. Ibig sabihin, makikita nyo yung mga shade nyo na andyan po lahat. At pagkatapos po, Sir Christian, maglalabas, at hindi po yan makikita ng mga nasa gilid dahil meron po siyang secrecy feature. At the same time po, Sir Christian, maglalabas pa rin po siya ng resibo. Yung resibo, Sir Christian, meron yung po siya ngayong QR code. Doon sa mga nakakaunawa, yung QR code, later po may kadahilanan kung bakit may QR code. Ang kagandahan nito, Sir Christian, wala na po tayo ngayon transparency server. Ano pong ibig sabihin ng wala ng transparency server? Eh, diba po dati-rate, lahat ng result mula sa presinto, pinapadala sa isang transparency server na kung saan yun na nagbabato ngayon ng result. Halimbawa, doon kumukuha ang media, doon kumukuha ang Citizens Arm. Eh, nagkataon, nagkaroon nga po tayo ng 7-hour glitch dati. Nabulunan ang transparency server. Walang nakakuha ng kahit na sinong result ng updates. And therefore, pinagdududahan na ng mga kababayan natin, yan ang talagang malaking problema pag nagduda na mga kababayan natin. Ngayon po, tinanggal na po natin ang transparency server at ito po maganda, first time sa kasaysayan ng ating automated election. Mula sa presinto, ipadadala PPCRB, NAMFREL, Majority Party, Minority Party, sa ating pong media server. Ipadadala po lahat sa kanila simultaneously, nakasend to all. Kumbaga sa text natin, nakasend to all yan, Sir Christian. Ibig sabihin, yung lahat ng limang entities na ito, kasama yung city or municipal board of canvassers, ay makakapagkumpara ng result. Teka muna, ano nakuha sa risa presintong 1A na yan, ni Christian Isguera? Ano nakuha sa iyo? Ano nakuha sa iyo? So pwede sila magkumpara kung pare-parehas o hindi, yung mismong nakuha. At the same time po, sa katapusan ng pagboto, Sir Christian, nagpagpiprint siya ng election returns. Ipapaskil yung 8 election returns, yung isa doon, ipapaskil sa labas. Pwede na kagad ikumpara ni watcher, ni lawyer, yung result ng election returns, doon mismo, Sir Christian, sa na-transmit na result sa 5 entities na binanggit ko. Pwede nila kagad i-text, oy, pakitingin mo nga yung result ng 1A, napadala na, may copy na ako ng ER, ang boto ni Christian Isguera, 100 boto, pakitingin nga dyan. Tama, nagtatali. Sa 5 entities ba nagtatali? Nagtatali. Ngayon po, yung resibo naman na hindi pwedeng ilabas ng botante, lahat ng yan, meron po siyang camera na nasa ilalim. Yan po ay ipapakapture at pagkatapos makapture yung lahat ng balota, isusuma total din at maglalabas din siya ng resibo at bibigyan din ng kopya ang NAMFREL, PPCRB. Makikita. Ano ba yung na-print na resibo ng QR code doon sa napaskel sa na-election returns, yung kopya ko ng election returns at na-transmit. At pinakating feature, kahuli-hulihan po, Sir Christian. Lahat ng balota, yung pictures ng balota na naipasok sa makina, sa doon sa 14-inch screen, ipapakita po natin sa lahat ng watchers and observers. Pwede nilang videohan, pwede nilang picturean para pwede nilang bilangin ang boto ni Mayor. Ilang talaga ang boto ni Mayor dito sa presinto. Lahat po ng imahe ng balota. Wala po at hindi makikita kung sino ang bumoto doon sapagkat tanggal na po ang stubs. Pictures po ito. Ngayon ipapakita natin 20 seconds each sa lahat ng watchers. Ibig sabihin, meron tayong manual audit kaagad. Iba pa po yung random manual audit. Yan po ang paraan para masabi natin tama. Binilang nga yung balota natin. Tama. Tumutugma
ang lahat ng mga papel at mismong balota, yung picture tumutugma sa na-print na mismong resibo. Okay, napaka-detalyado nung refinements, no, changes, no. Ito lang po sa mga viewers natin at listeners, I appeal to you to keep an open mind dahil napaka-importante ng pinag-uusapan natin to, no. Set aside nyo muna yung political views nyo, no. Alam ko yung marami sa inyo galit kay ano, kay Chairman Garcia dahil hindi ka naniniwala rin sa resulta ng 2022 presidential elections. Pero kaya ko siya in-invite, precisely gusto kong pag-usapan itong mga changes na ito. Okay? Pero marami mga tanong dito na very relevant, no. So unang-una, doon sa sinasabi niya na tatanggalin na yung transparency server mula presinto, diretso na yan, sabay-sabay, no? Paano kami ma-delay, for instance? Tapos, ano yung assurance na walang yung tinatawag nilang man in the middle suspicion? Maiiwasan ba yun? Ah, wala na po. Impossible magpagkaroon ng middle, yung ikat tinatawag na man on the middle. Bakit po? Eh kasi po, makakapag-compare po ang lahat eh. Sabihin na natin, for example, sasabihin niya, dinadaanan siya bago dumating doon sa limang sinasabi mo, chairman, at saka doon sa city or municipal board of canvassers. Eh, paano po mangyayari yun? Bago po mag-send, mag-transmit ng results, may nakapaskil na po na election returns sa labas ng presinto at meron na pong kopya yung mga citizens arm at saka ang majority party at minority party may kopya, hard copy ng election returns sapagkat bago po mag-transmit ng result sa limang entities na binabanggit ko kasama ang pang-anim, ang City or Municipal Board of Canvassers, Sir Christian, ay nakapag-print na po siya ng walong election returns. Walo muna. Later naman, yung susunod, 22 pa na election returns. Ibig sabihin, may kopya ka na ng election returns bago mag-transmit eh. Sa totoo lang po, ang ating pong machine ay stand-alone machine. Hindi pwedeng ma-hack, stand-alone. Bakit? Ano ibig sabihin? Hindi po siya nakakabit, Sir Christian, sa kahit na anong kable. Kakabitan lang siya ng kable kapag ka nakapag-print na ng walong election returns at magta-transmit na ng results, tsaka lang po siya magkakabit sa kable. So ano ibig sabihin? Man on the middle? E kahit pagka po yun ipinadaan nyo at dinagdagan mo ng boto o binawasan mo, paano mo gagawin may copy ng election returns? Yung lahat, yung mismong majority party, minority party, kasama ang citizens arm. So para po napaka-imposible, yung po yung nangyari din nung nakaraang election naman in all fairness. Okay, so basically ganito. Kunwari, meron si Raulo na gustong ibahin yung resulta. Pwedeng sabihin niya, teka, dito sa, pwede magpakalat ng fake news, di ba? Teka, iba yung resulta lumabas dito, ay nakuha namin, no? Pwede mo siyang i-cross-check. Let's say, dun sa media, napaka-ano, no, di ba? Napaka-safe, no, no? Kasi ang media, ang bilis, eh. Pag nakuha niya, i-re-report, di ba? So pwede may cross-check. Teka, mali yung sinasabi mo kasi dito sa ibang mga lumabas na transmit na election returns, ito yung resulta. Madali i-cross-check in short. At may printed copy, Sir K. Yun ang pinaka-importante. Okay. Yung first 8, yung unang 8 na ipiprint na election returns na ibibigay sa iba't ibang entities at yung isa ay ipapaskil sa labas ng presinto. Eh ako, watcher ako ni Governor. Pipicturan ko yung nasa labas ng, kung hindi kami majority party halimbawa, pipicturan ko yung nasa labas na presinto na election returns na pinaskil ng teacher. Ipapadala ko kagad kay lawyer namin doon sa canvassing sa bayan o sa syudad upang makita niya ano ang boto sa precinct 1A ni Governor. 100. Ay yung pinadala dito sa amin, 100 din. Eh pero kung pinadala doon ay 110, i-object yun ni attorney. Dahil sasabihin, teka muna, because we have evidence to prove na hindi yan ang result per our election returns. Paano kung gusto may mandaya? Kailangan i-hack mo yung individual machines, ganun ba yan? Dahil sabi niya, standalone eh. Kahit po i-hack po niya, Sir Christian, ganito po eh. Para ma-hack, yung transmission ay i-hack mo. Eh paano ka pa magdadaya o magdadagdag bawas, ganun may copy na ng election returns. May hard copy na po eh. Hindi po ba dapat doon, ang aayusin mo, yung machine, yung mismong dadayain mo yung makina. Eh hindi po pwede sa pagkat, hindi po mahahak ang makina sapagkat Sir Christian, stand-alone po siya, hindi siya nakakabit sa kahit na ano. Hindi ba pwede mag-preload ng data doon sa individual machines? Kunwari, ilagay ko na, panalo na itong si Candidate A. Opo, hindi po Sir Christian, sapagkat bago po simula ng pagboto, magkakaroon po siya ng isi-zero po. Kinakailangan makita ng lahat ng watchers. Initialization ang tawag po dyan. Siyan po ay tanggap mismo sa source code review. Sa yan po kinakailangan mag-initialize na talagang wala pang laman, zero pa ang laman ng mismong SD card ng mismong makina. Paano yung ano naman? Nangyayari to sa ibang mga lugar, 'di ba? Yung mga far-flung areas. Kunwari diyan sa Barm, 'di ba?
minsan dati nung unang panahon sinusunog yung mga balota, pero yung ginagawa kunwari lang ha, paano ko i-assist ng isang kandidato using ano private army, kunin yung machine tapos lagyan ng preloading ano preloaded data, paano yun? Sir Christian, yun ang sinasabi natin. Yung makinang yan, mga kababayan, ay ito po yung mga scanners lang. Kumbaga sa Xerox machine lang po. Kung ano ipasok nyo, yan lang po ang kakainin, yan lang po ang babasahin, yan lang po ang bibilangin. Hindi po siya pwede magdagdag, magbawas, scanner lang po yan. Ang sinasabi po natin, Sir Christian, at ito ang babala natin sa mga kababayan natin. Siyempre po, ang makina, hindi naman niya malalaman kung sino yung nagpasok sa kanya ng balota. Ibig sabihin, hindi naman niya masasabi kung yung balota ay produkto ng pamimili, ng boto, pananakot, terorismo, violence, hindi niya po alam yan. Ibig sabihin, yung iba dyan, shaded by one person, shabu. Ibig sabihin, mga tao pala ni mayor, mga tao pala niyang kandidato, yung nag-shade, sila na lang, tinakot ang mga tao, hindi nakapunta sa mismong botohan, hindi na o kaya hindi na pumunta dahil nabayaran na. Ang nag-shade na lang, yung mga teachers, halimbawa po, at yun yung mga binabalita dati. Ibig sabihin, hindi na po kasalanan ni makina yun. Yung po ay irregularities outside ng machine. Sapagkat ang makina, kung anong ipasok, basta original na balota ang pinasok, ay yan po ang kanyang bibilangin. E paano kung yung original na balota? Walang tunay na mga botanteng bumoto kung hindi produkto nung mismong sinasabi kong guns, goons, or gold. Okay, linawin ko lang, no? So, hindi posible yung magpasok ng SD card na meron ng resulta sa individual machines. Ang problema, kunwari, yung mga balota, kunwari i-commandeer o i-seize ng isang warlord, yung isang buong presinto, at tao niya na yung mag-fill out. Yun ang issue. Hindi yung SD card ipapasok. Yan po talaga ang issue. Ang tawag natin dyan, shaded by one, shabu. Dati-dati, written by one, nung manual, WBO, ngayon, shabu na. Isa lang ang nag-shade. Hindi alam ni makina yan kung sino nag-shade dyan. Basta ba naka-shade dyan eh. Basta ba may boto dyan eh. Bibilangin po niya yan. Pero hindi niya alam na ito pala ay hindi mga botante mismo ang bumoto na. Kaya dapat vigilant tayo. Yan po ang pagtulungan natin. Tulungan yung COMELEC na hindi mangyari yan na may mga botante hindi makakaboto o bumoto man produkto ng pananakot o pamimili ng boto. Ito sabi ni Harold Kahn. But values can be pre-stored in a memory block. Even a copier machine can be fitted with a Trojan app. Jailbreak hacks can only need a few lines to exploit and compromise a system. Paano yan? Pero Sir Christian, simula po ng 2010, ayan po, na pumasok na rin sa aking idea dati yan, ako'y nagpa-practice. Pero simula po ng 2010, ako po ay saksing buhay. Ako po ay more or less, bubuhatin ko na lang konti ang bangko ko. 80% ng election cases ay nahawakan natin sa buong bansa. Magsabi po kayo ng posisyon, kahit yung vice president na posisyon. Alam nyo, Sir Christian, ako talaga nagnanais na sana may makita ako na isang ballot box na binuksan namin, whether kami ang nagprotesta o kami yung pinrotesta, na pagbinilang namin, Sir Christian, ay hindi tumutugma doon sa na-transmit na election returns o na-transmit na result o yung mismong election returns. Sir Christian, ako po wala akong nakita na isa mang presinto na nagkaroon ng substantial change ang boto. Ang boto ni Sir Christian sa election returns ay 100. Pagbilang po namin 100, minsan po 99, minsan 101. May isang difference. Bakit? Eh kasi hindi nabilang yung tuldok lamang. O yung isa pala, kaya na minusan, and dalawa pala ang boto, tuldok lang yung isa pero binilang. So may mga ganyan pong pangyayari pero wala pa pong substantial na pagbabago. So yung mga sinasabi po noon, na-entertain pa rin na natin po yon. Pero tatandaan po natin, yung makina ay hindi tatanggap ng SD card na hindi configured doon sa mismong makina. Para pong balota, hindi siya tatanggap ng balota galing sa precinct 2A kung ikaw ay nasa precinct 1A, sapagkat tatanggapin lang niya lahat ng balota galing sa precinct 1A. Ito pala, I'm sure nadidinig ito madalas, no? Marami sa mga taong nagdududa doon sa resulta ng eleksyon sa pagkapangulo ng 2022. Ang pinupunto ay dati raw kayong election lawyer ni BBM. Okay? Naka-apekto ba to doon sa pagpapatakbo niyo ng eleksyon noong 2022 dahil naging abogado kayo ni BBM? Sir Christian, una muna ako ay pumasok sa komisyon. Dalawang buwan na lang bago ang eleksyon. So number one po yon. Number two, ako naman po yung commissioner lamang noon. Hindi po ako ang chairman ng komisyon. Iba po talaga ang kapangyarihan din. Aaminin natin ang chairman ng COMELEC.
Number three, nung pumasok po tayo, ay nakaset up na lahat. Wala na, tayo po naman ay, ang silbi ko na lang noon, ako ang nagpapaliwanag sa publiko. Yun na lang ang ginawa kong role sa sarili ko para kahit paano may boses man lang ang komisyon, para kahit paano mapapakita natin that this is an open and transparent commission election. Number four, lawyer din po kasi ako nung ilang tumakbong kandidato na kalaban po ni Mr. Bongbong Marcos at that time. Ilang po doon at halos eh, mahigit kalahati sa tumakbong presidential candidate at that time ay lawyer din po ako. In fact, nung ako po yung ma-appoint na commissioner, ako po at that time ay lawyer ni Mayor Isko Moreno. Ako po ang lead counsel ni Mayor Isko Moreno. Ibig sabihin, hindi po ako ang lawyer ni Bongbong Marcos at that time ng appointment ko bilang commissioner ng COMELEC. Oo, tsaka siguro maganda ipaliwanag din yung nature ng ano, no, election law practice in the Philippines. Kasi kakaunti lang naman kayo technically, no? So minsan, ang kliyente mong politiko o kandidato ito. Pero baka sa susunod, ang kliyente mo naman yung kalaban. Tama ba? Tama po yun. At nangyayari sapagkat sa amin po, bawat term o bawat election ay iba't iba. Na, at hindi po kami, hindi po yung unethical sapagkat siyempre iba yung issue nung nakarang election, iba yung issue ngayong election. At yun nga po, napaka-limited po ng aking pwedeng participation at that time sapagkat dadalawang buwan nga po ako pinaapuyuntang March, April, May po ang election at that time. Bagamat, again, member pa rin po ako ng commission bilang commissioner at that time na hindi ako na-confirm sapagkat kapo sa panahon ang commissioner appointments. Teka lang, may nagtatanong. Yung bang background nyo, bahay nyo? Hindi yata bahay ni chairman niya. Pero siya pinunta ang event, nakikigamit lang siya kasi binulabo ko siya, sabi ko. Kailangan matuloy itong episode. Tama ba? Hindi nyo bahay yan? Eh, kasi nga po, nakabihis pa ako, Sir Christian, hanggang ngayon. May pinuntahan siyang event, to be fair to him naman. Hindi nyo bahay yan kasi mansionic eh, no? Itong likod ko, napakapayak eh, napakasimple. Yun lang, just to be clear about it. Hindi nyo bahaya, tama? Opo, at alam nyo naman Sir Christian, di ba? Nabanggit ko sa inyo kung saan tayo naandun. Sinabi naman niya, meron siyang event ngayon. Kaya nga naging 9:30 ang interview natin. Dapat 8:30 ito. Okay, papuntahan natin yung nawala tuloy ako. No? yung vote counting machines, okay? Sure na ba ito ang provider will be Miru System, yung South Korea? Ay, opo, yan po ay na-award na natin. Ito po, para sa kaalaman ng mga kababayan, paulit-ulit po natin itong sinasabi, hindi po natin ito binili. Ito po ay lease lang, renta lang po. Hindi tayo bibili ng makina, hindi katulad ng dating strategy, binibili ang makina. Ayun, tayo magwe-maintain, tayo magwe-warehouse, hindi ma-upgrade. Napakahirap kasi nagbabago ang teknolohiya. Every month ka, every two months, nagbabago ang teknolohiya. So, yan po ang problema kapag, at natatandaan nyo po noong 2022 elections, ilan na pong mga makina ang hindi gumana, pinapaypayan, ginamitan ng electric fan, eh kasi nga po luma na. Kaya dapat bago. Isa lang po kasi ang nag-participate sa aming bidding. Bagamat lima ang bumili ng bid documents, isa lang ang nag-participate sa aming bidding. Nagkaroon pa ng failure of bidding sapagkat na-declare na ineligible yung unang pagkakataon. Nung pangalawa, lima na naman ang bumili ng bid documents, Sir Christian, pero isa pa lang din, isa na naman ang nag-submit ng bid documents. Buti na lang nakapasa yung nag-submit na yon. At yung pong kanyang bid price, yung kanyang offer, ay mas mababa ng 800 million. Kaya po nakatipid ang pamahalaan, ang ating sa taong bayan ng 800 million dito po sa naging offer po nila na, Sir Christian, nakabundle ang lahat. Ano ibig sabihin po ng nakabundle na ginawa po natin? Yung machine, software, kasama ang papel, kasama ang printing ng balota sa National Printing Office, kasama ang mga laptops na gagamitin sa consolidation system, kasama yung repair hub sa 82 provinces ng ating bansa. First time, dati-dati po hanggang regional lang tayo. Ito po, first time yung repair hubs kung sakaling magkakasira ay lalagay po sa 82 mismong provinces. Atin pong hindi sinama, Sir Christian, ang transmission. Ibang company po ang nanalo sa transmission of the results upang may check and balance naman po tayo. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw.